Magsitayo na po ang lahat. Sang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan. At sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan tulad ng kanyang pangako at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos. Susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok. Buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan. Huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit, ito naman ang sabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang unang Sabado sa buwan ng Marso.
ang Sabado sa unang linggo ng Kwaresma. Kaya huwag nating kalilimutan, nakakatuwa po, nagiging tanda at paalala ng ating debosyon sa ating mahal na ina, lalo na tuwing Sabado, ang ating mga masisipag na mga miyembro ng Confraternity of Lourdes, ang ating mga Lourdesians. Ito po ay ang isa sa mga samahan sa ating simbahan na nagpapalaganap ng debosyon sa mahal na ina. Huwag nating kalilimutan, bilang mga deboto ng Poong Nazareno, dapat meron ding puwang sa puso natin ang kanyang ina. Tandaan natin yan. Kaya sana ho, ganun din kung paano natin minamahal ang ating Poong Jesus Nazareno, huwag nating kaliligtaang mahalin ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Palakpakan muna natin ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria. At sa po ay biyaya, ngayong Kwaresma rin. Huwag ho kayong mag-alala. Kanina ho, sinamahan ko yung mga ihos kababaihan sa ating Lenten Pilgrimage sa Batangas. At ginawa ho natin doon yung daan ng krus. Ang sabi natin ngayong Kwaresma, muli nating pagninilayan, pagdadasalan, at higit sa lahat, pagsisikapang masundan ang naging daan ng buhay ng Poong Nazareno. Yan ang gagawin natin ngayong Kwaresma. Hindi lang tayo magsisimba, makikinig, manonood, may gagawin tayo. May pinagagawa sa atin. At ito ay ang pagdaan, pagtahak natin sa naging daan ng Poong Nazareno. At huwag ho kayong mag-alala, meron tayong kasama, ang mahal na ina. Ano ang pwede nating matutunan kay Maria na kailangan natin ngayong Kwaresma? One word, pagtitimpi. E di ho ba, bahagi yan ng tatlong haligi ng Kwaresma, panalangin, pagtitimpi o pag-aayuno at pagbibigay. Si Maria ay naging larawan ng pagtitimpi. Anong ibig sabihin ng pagtitimpi? Tiniis niya ang lungkot na nararamdaman niya. Tiniis niya ang takot na nararamdaman niya. Nalalaman ni Maria kung anong nangyayari sa anak niya. Di ba mga nanay? Totoo po ba? Kahit malayo ang anak mo, kahit ang isang tatay, meron tayong mother, father instinct na tinatawag. Kahit malayo ka sa mga anak mo, nararamdaman mo. Naranasan ko yan. Siyempre tayong mga anak, hanggat maaari, ayaw mo nang dumagdag sa iniisip ng magulang mo. Lalo na kung ang magulang mo, una pa yatang nasasaktan, kahit ikaw naman talaga ang may pinagdadaanan. Kaya ang gagawin nating mga anak, itatago mo na lang, ililihim mo na lang. Alam niyo, minsan ako may pinagdadaanan, biglang nag-text si mama, kamusta ka? Nako, ang sarap sabihing hindi po okay. Pero ang taka ko, bakit parang nararamdaman niya? Alam niyo si Maria, nandun ang takot at lungkot niya. At siguro, nandun din bilang taong totoo ang kanyang pagkainis. Siguro meron ding tampo. Siguro meron ding galit. Doon sa mga taong pinakain ng anak niya, tinuruan ng anak niya, pinagaling ng anak niya, pero nagtaksil sa kanya. At ipinapatay pa siya. Ngunit ano ang ginawa ni Maria? Ang lahat ng ito ay itinago niya sa kanyang puso. Nagtimpi. Kaya nga sabi sa ating ebanghelyo, kahapon, ano ang bilin sa atin ng Panginoon sa ebanghelyo natin kahapon? Huwag kang magtatanim ng galit
sa kapwa mo, sa kapatid mo. Hindi lang pagpatay, yung pag-iisip ng masama, yung paggawa ng masama. Pero ngayon, ano ang sinasabi? Huwag kang mag-iipon ng kaaway. Huwag kang mag-iipon ng kaaway. Proud na proud ka pang kinukwento sa iba. Alam mo, may bago na naman akong kaaway. Wow. Proud. Alam mo, nakita ko na naman yung kaaway ko. Naalala ko po, may dalawang babae naglalakad. Sila'y nasa 40s na. Habang naglalakad sila, biglang tumigil. Sabi nung isa, huwag tayong dumaan dyan. Eh bakit? Yan ang daan natin. Wag. Bakit? Nandyan ang mortal kong kaaway. Ha? Paano mo naging mortal na kaaway? Alam mo ba, nung grade 3 kami, ay Diyos ko po. Paano mo naaatim mabuhay araw-araw nang punong-puno ka ng kaaway? Kaya nga, ano ang bilin sa atin ngayon? As I always say, huwag kang papatol, laging may Diyos na hahatol. Ngayong Kwaresma, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, ito ang isa sa mga ipagdasal natin sa Diyos. Hindi lang na sana hindi ako kumain ng taba, sana matuto akong mag-donate, mag-aboy, magbigay, na sana makapag-pilgrimage din ako. Simple lang. Kung may isang bagay man na dapat nating hilingin ngayong Kwaresma, sa tulong ni Maria, sana matuto na ako at maalala ko ulit ang magtimpi. Sa misang ito, mga kapatid, kasama at sa tulong ng panalangin ni Maria, hayaan mong iligtas ka ng Diyos sa pag-iipon ng galit, sa pag-iipon ng kaaway. Katulad ni Maria, laging kasunod ng pagtitimpi ang mabuhay ng mabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan, ang pangangailangan ng ating pamilya, lalo na ang mga may sakit. Ipagdasal po natin ang mga taong itinuturing nating kaaway at ang mga taong tumatawag sa ating kaaway. Ama naming mahabagin, pinasasalamatan ka po namin
sa pagpapatawad na inihandog mo sa pamamagitan ng iyong anak. Tulungan mo po kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpaging dapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman, para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Lourdes, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kasama ni Maria, huwag mong hayaang sirain ni numan o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pasas
Pasasalamat sa iyong harapan. Ang buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Aming Ama, kami patawarin sa aming pagkakasala. At tanggapin itong aming hiling, nais namin ikaw ay mahalin. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa'yo ng buhay mo ay inilaan. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa'yo. Mga paalaala, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard lamang o sa Plaza San Juan, lamang ang tamang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinakinabang sa piging mong banal upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang ating simbahan ay nagpapasalamat ng paulit-ulit sa inyong patuloy na pagsisimba at higit sa lahat, pagbibigay ng inyong tulong na handog sa ating mga kapatid na higit ding nangangailangan, lalo na ngayong Kwaresma. Ito ay isang magandang pagkakataon para magtimpi, hindi lang sa pagkain, hindi lang sa inumin o material na bagay. Higit sa lahat, magtimpi tayo sa kalabisan, sa isang ugaling nakakasira rin, hindi lang sa atin, kundi sa ating kapwa. Ang pagtitimpi ang magdadala sa atin sa mabuhay na mabuti. Ang Diyos nawa ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang awa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,